kwenta ka! Hindi ba sabi sa'yo, hindi pwede kain una? Hindi ba? Dapat una kami? Hindi ba sabi yan sa'yo? Opo. Bakit ikaw una sa amin? Bakit? Ha? Ito. Saan kuha ito, ha? Binili ko po yun sa eskwela. Saan mo kuha pera? Saan mo kuha pera? Ikaw nakaw dyan, no? Hindi po. Ikaw talaga maknanakaw. Ikaw maknanakaw. Ikaw walang kwenta. Ikaw walang kwenta. Ikaw tanga-tanga. Ikaw maknanakaw. Sinasabi ko sa ikaw walang kwenta. Ikaw maknanakaw. Ikaw maknanakaw. Walang kwenta. Walang kwenta. Walang kwenta. Tanga-tanga. Ng sikat na sexy female group na Viva Hot Babes. Hinahangaan sa kanyang taglay na ganda at alindog, subalit nagkukubli sa likod ng imaheng ito ay ang isang dalagang uhaw sa pagmamahal dahil sa mga mapapait na karanasang kanyang pinagdaanan mula kamusmusan. Mga karanasang magpahanggang ngayon ay sumusubok sa kanyang katatagan at kumpiyansa sa sarili. Mga kaibigan, sama-sama nating tunghayan at kilalanin ang tunay na pagkatao ni Ang Mai Lee, na mas kilala natin sa pangalang Gwen Garcia. Anak, may regalo ako sa'yo. Ano po yan? Bible to. Di ba sabi mo, paglaki mo, gusto mo maging madre? Opo. Para pag namatay ako, sa heaven ako mapupunta. Alam mo, lagi mo itong babasahin, ha? Para lalo kang maging mas malapit kay Jesus. Anak, tandaan mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Mama? Ano yun, anak? Bakit po si Papa hindi po ako mahal? Ha? Hindi. Hindi totoo yun, anak. Mahal ka ng Papa mo. Maniwala ka sa akin. Kuminsan lang, mainit ang ulo nun, pero mahal ka nun. Basta, mag-aaral kang palagi, ha? Para lagi siyang matutuwa sa'yo, ha? Nag-aaral naman po ako ng mabuti eh. Pero bakit po lagi niya na lang akong pinapalo at pinapagalitan? Totoo po bang hindi niya ako anak? Hiniakin yan. Ako Chinese. Hindi pwede akin panganay papae. Hiniakin yan! Hiniakin yan! Pinangalanan siyang Ang Mai Lee, na nangangahulugang beautiful sa wikang Chinese. Bagaman isang premature baby, ipinanganak siyang malusog at walang komplikasyon. Papa, thank you sa kotse ah. Di na ako mahirapang pumasok sa school ngayon. Aya, turuan mo ako mag-drive ah. Oo naman, paglaki mo. Basta ba mag-iingat ka lang sa pagmamaneho? Ate May, ihatid na lang kita sa school mo tuwing umaga para hindi ka na mapagod. Hindi pwede. Ikaw, diretso eskwela. Ito, meron dalawa paa. Ito, kaya lakad punta eskwela. Kain. Kain na. Akin na yan. Ayat.
pumasok dito sa yote. Report card ni May sa school. Ang taas ng mga grades niya. Tingnan mo, matutuwa ka. Ikaw ba bigay pera teacher? Para taas ang grades niya? Hindi ako niwala dito. Pukito, bobo. Ito, walang kwenta. Ito, tanga. Wala kwenta, tanga! Wala kwenta, tanga! Papa, makaluma ang nakagisnang kultura ni Peter. Paniniwala nito na malas ang magkaroon ng anak na babae. Dahil dito, labis-labis na pagmamalupit ang inabot ni Mai sa kamay ng kanyang ama. Hi, excuse me. Pwede makipagkilala? Bakit naman? Mabait naman ako eh. Busy ako. Sa sobra bang busy, hindi pwedeng makipag-usap sa isang kaibigan? Una sa lahat, hindi kita kaibigan. Alam mo, mamaya, magiging kaibigan mo rin ako eh. Excuse me. May, di ba? May ang pangalan mo. Alam mo pala eh. Nagtatanong ka pa. Wala lang. Gusto ko lang malaman. Kasi marami akong bagay na gustong itanong sa'yo eh. Kagaya ng ano? Gaya ng bakit lagi ka nag-iisa? Kung ano iniisip mo. Kung bakit lagi ka parang malungkot. Alam mo, kung wish ko, sana makita ko isang araw na nakangiti ka. Naging magkasintahan sina Mai at Jasper. Itinago nila ang relasyon sa lahat, subalit hindi nagtagal, nalaman din ito ng ina ni Mai na siya niyang ikinagalit sa simula. Pero paglaon, nakuha na rin ni Julie na tanggapin at basbasan ang kanilang pag-iibigan. Naging kaibigan pa nga ni Julie ang ina ni Jasper, na siya niyang pinahiram ng pera upang matulungan ang kanilang pamilya. At di lamang yun, tinustusan pa ni Julie ang pag-aaral ni Jasper. Tumalas ang pagkikita ni na Mai at Jasper. Hanggang sa... Pasok! Salado ikaw, Pinto. Saan ikaw galing? Sino iyo kasama? Pakasama ko lang po yung kaibigan ko. Sinungaling? Ako ayaw ko sinungaling. Sino kasama lalaki? Pakasama ko lang po yung kaibigan ko. Ikaw kasama boyfriend. Wala mo boyfriend. Kaibigan. Ikaw kasama boyfriend. Ikaw akala hindi ako alam. Ha? Hindi ako tanga? Ikaw tanga! Ay, tanga na, Mama! Tanga na! Ikaw walang hiya. Ikaw malandi. Sabi ko bawal boyfriend. Ikaw loko lang boyfriend. Hindi ikaw gusto boyfriend. Ikaw pangit-pangit! 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 Ikaw pangit! Ikaw pangit! Sabi ko ikaw pangit! Ikaw kailangan! Tama na! Hindi mo naman kailangan saktan si Achi. Ikaw, wala respeto sa akin. Ikaw alis na. Ikaw layas sa bahay ko. Wag na ikaw balik! Di polis, ha!
busog ba kayo? Oh, ikaw ang makakakain. Kumain na ako. Busog na ako. Hindi na ako makalakit sa kabusog. In-order yan sa umpis. Nasaan nga pala si Mai? Hindi ko siya nakikita. Ba't wala siya dito? Oh, wala ata ikaw inom, ha? Ito nga namin mga butelya dyan. Ikaw inom muna, ha? Halika, entertain natin mga bisita sa labas. Oh, Merry Christmas! Hello. Oh, marami pagkain. Kain lahat kayo, ha? Wala hiya-hiya, ha? Kumusta kayo? Naku, buti naman nakarating kayo. Uy, malaki na binata na, ha? Girlfriend mo ba to? Tama ko po. Ay, kumusta? Mare, long time no see. Ikaw naman, mas ko lang dumadalaw sa akin. Huwaya mo, dadalaw mo. Ay. Oh, sige, kain mo na. Marami mainom doon sa... Ay, kumusta kayo? Itinago ni Julie si Mai sa isang bakanting bahay na pagmamay-ari din ng kanilang pamilya. Dito nanirahan si Mai ng walang kasama at walang pera. Oh, ano lang ako mo dito? Ikaw ang gusto kong makasama ngayong gabi. Bakit? Saan tayo pupunta? Kakain tayo. Binili kita ng mami saka mga siopaw. Thank you, ah. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Siyempre, mahal na mahal kita. Talaga ba mahal mo ako? Okay na, kain tayo. Baka lumamig pa to. Jasper? Hmm. Ano pangarap mo? Pangarap ko? Ako, gusto ko sumikat balang araw. Pupunta ako ng Maynila. Tapos, magiging sikat na artista ako. Tapos, magkakaguluhan ako ng mga tao. Magpapa-autograph, magpapicture. Tapos, mapapanood din ako sa TV. Yun ang pangarap ko. Talaga? Bata pa lang ako. Yun ang pangarap ko. So, Mai, anong pangarap mo? Ako? Dati, gusto ko maging madre. Pero, sana naging lalaki na lang ako. Para, mahalin ako ng papa ko. Alam mo, kahit di ka mahalin ng papa mo, may nagmamahal sa'yo. At ako yun. Ngunit hindi nagtagal, ay biglang nagbago ang pakikitungo ni Jasper kay Mai. Jasper! Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Aalis na ako. Pupunta akong Maynila. Walang mangyayari sa akin dito. Ano bago yun sa Maynila? Sasali ako sa isang modeling contest. May tutulong sa akin dun. Di ba sinabi ko na sa'yo nun yun? Sinabi mo nga sa akin, pero hindi mo naman sinabi sa akin na aalis ka agad. Bakit kailangan malaman ng lahat? Nanay ba kita? Girlfriend mo lang naman ako, kaya kailangan ko malaman ng lahat. Yun nga eh. Girlfriend lang kita, hindi kita asawa. Kaya hindi mo kailangan malaman ng lahat! Jasper! Magsama na lang tayo sa Manila! Ano ka ba? Sawang-sawa na ako rito! Sawang-sawa na rin ako sa'yo! Ang ate-ate mo! Ang pangit-pangit mo naman! Jasper, huwag mo iwan, please! Mai, minsan, ang init ng hangin nagbabago rin. Jasper, di ba sinabi mo mahal mo ako? Di ba? Sinabi mo hindi mo ako iiwan? Jasper, please, nakikiwasa mo. Umalis ka nga. Hindi kita kailangan, wala kang kwenta! Lubos na ikinalungkot
ni Mai ang pagkawala ni Jasper. Dahil dito, nabarkada si Mai. Ibinaling ang problema sa pag-inom at paninigarilyo. Di nagtagal, hindi na rin nakatiis si Mai sa matinding pangungulila. Nilisan niya ang Bagyo, sinundan si Jasper sa Maynila, at pilit na hinanap ang kinaruroonan nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman tirahan ko? Jasper, pwede pa tayong mag-usap? May wala na tayong dapat pag-usapan pa. Don't you get it? Hindi na kita mahal, Mai. Kaya mabuti pa bumalik ka na ng Baguio. Wala kang mararating dito. Jasper, please, mag-usap lang tayo. Mahal na mahal kita. Pagsisilbihan kita. Please, ano tulungan ka kita. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Jasper! Hindi kino kailangan katulong. Kaya mabuti pa umalis ka na. Busy ako. Busy ka na ba na wala kang time sa girlfriend mo? Ang kulit mo, no? Hindi kita girlfriend. Piling mo ang ganda-ganda mo. Yung pangit-pangit mo. Honey, sino yan? Wala. Nag-a-apply lang ng katulong. Isang malakas na sampal sa pagkataon ni Mai ang ginawa sa kanya ni Jasper. Kasabay pa nito, nalaman din niya na niloko ng ina ni Jasper ang kanyang ina. Hindi nito binayaran ang malaking halagang inutang at tuluyan ng pinagtaguan si Julie. Upang maibsan ang lungkot, dumalas ang pag-imik ni Mai. Naging tambayan niya ang mga bars at disco. Umaasa na makakatagpo siya ng isang lalaking papalit kay Jasper. Kailangan mo. Mai, this is my best friend, Gary. Gary, this is Mai. Hi, Mai. I'm Gary. 21 years old, single. Hi, Gary. I'm Mai. So, you're my blind date for tonight? Mai. Disappointed ka ba? Ano? Pwedeng makisayo sa'yo. Sure, why not? Come on. You. Hi, sexy. I'm Bernard. Hi. Pare, date ko eh. Nauna ako. Not what you think. Talent agent ako. Have you tried modeling? No, why? Well, you should. Think about it. Sayang ang ganda mo. Nabuhayan ng loob si Mai. Agad niyang pinasok ang mundo ng modeling. At di nagtagal, naging mabenta ang kanyang ganda. Lumabas ang kanyang imahe sa samot-saring mga produkto. Ang dating mahihiyaing si Ang Mai Lee, naging isang glamorosang Gwen Garcia. Ano, babe? Nagustuhan mo bang bago kong condo? Look! So nice, diba? Ganda. Ito tayo, para mahangin. Alam mo, babe? Layo na talaga narating mo. May kondo ka na. Tapos, sikat ka na. Siyempre! May surprise ako sa'yo. May naman mong regal sa'yo. Pero talikod ka muna. Wow, babe! Ang ganda! Para ba talaga sa'kin to? Para sa'yo ito. Tunay ba to? Mukha ba ako nagbibigay ng fake? Ha? Aalis mo yung bobo. Hanggat mo. Taas mo. Ayan. Okay lang, ha? Okay. Iba mo na. Wow! Thank you, babe!
Alam mo, ako may surprise rin ako sa'yo. Oh, talaga? Mm-hmm. Ano yan? And I'm gonna treat you for dinner tonight. Wow! Ikaw mag... Pagkang hindi. Ikaw magbabayad? I'm gonna pay for everything. Eh, okay na. Wala na. Hindi na maka-trash. Thank you! Sobra, thank you. Okay. Let's go! Babe, may dumating na kliyente sa opisina eh. Inaantay ako. Walang ibang mag-aasikaso nung kundi ako eh. Iwan muna kita, tapos babalik ako kaagad. Pero magti-dinner pa tayo, di ba? Pwede pa naman bukas, panay pa naman. Tsaka hindi makawala restaurant. Andiyan lang yung mga yan. Babalik ako kaagad. Alis na ako. Lagi ka nalang may alibi eh. Lagi ka nalang may reason. Sige na, ito lang. Please. Babalik ako kaagad. Okay? Ha? Ha? Okay, small call. Okay? Ha? Hintay ka lang dyan. Dahil sa mapait na karanasan niya kay Jasper, napilitan si Mai na maniguro. Kinausap niya ang kaibigan ni Gary na si Robert at inalam ang tunay na pagkatao ni Gary. Ano problema mo? Kanina ka ba? Tumigil ka na! Nabangin ang kali mo! Manloloko! Ako manloloko, bakit? Ha? Huwag ka na magsinungaling! Sinabi na sa ali, Robert, ito! Ang hini ng bibig mo! Ano sinabi niya? Ha? Sabihin mo sa akin! Ha? Eto, sabihin mo dito! Sabi mo sa akin, mahal mo ako! Sabi mo sa akin, 26 ka lang! Yung pala, 36 ka na! Sabi mo sa akin, wala kang anak! May anak ka lang pala! Kaya pala, lagi mo inoff ang cellphone mo, hindi mo pinapakita sa akin! Napakawalang hiya mo! Hindi mo pa ako nilalabas! Wala akong pakialam! Magkamatayan na tayo! Gago! Saan ang kamatayan, ha? Ha? Sira ang ulo mo, ha? Wala na magkakagusto sa'yo, ha? Dahil pangkabit ka lang! Pangkabit ka lang! Sabi ng doktor, kailangan daw niya ng kidney at lung transplant. Kung hindi, hindi na daw magtatagal ang buhay niya. May organs na ba, ma? Wala pa. Naghahanap pa, anak. Kumusta naman siya? Okay naman siya kanina. Nang magkamalay siya, ikaw kaagad ang una niyang hinanap. Kanina ka pa nga niya hinihintay eh. For the first time ako hinanap niya. Diba anak, sabi ko sa'yo, mahal ka ng papa mo. Ayaw mo maniwala sa akin. Halika, kausapin mo na siya. Andito na si Mai. Pa, nasan po kayo? Abi, Doktor. Kailangan palit aking lungs at kidney. Mahina na. Hindi na kaya. Kailangan palit. Pero, wala silang mahanap lungs at kidney. Hindi pwede yun. Ma, maghahanap tayo. Maghahanap tayo ng lungs at kidney. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahanap. Huwag na ikahanap. Meron na.
Papa, ang sabi ng doktor, wala pa. Melon na. May. Kailang ang tagal pa buhay ko. Ako lalaki. Ako, marami business. Marami anak. Kailangan tagal pa buhay ko. Kailangan ikaw bigay sa akin iyon lang sa kidney. Mamamatay si Mike kapag dinonate niya sa'yo ang kanyang lungs at kidney. Mike, kailangan tagal pa buhay ko. Marami pa tao humihingi aking tulong. Walang alang sa'yo po. Handa po ako ibigay ang lungs at kidney ko. Dahil ganun ko kayo kumahal. Hindi. Hindi, anak. Hindi ako papayag. May hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal ko sinasabi ko. Buong buhay ko, hindi ko alam kung paano ko ipapakita kay Papa mo gaano ko siya kumahal. Ito na yung pagkakataon para mapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kumahal. Handa akong mamatay para sa kanya. Mamahal na mahal ko siya. May, May, alam ng papa mo at alam ng buong mundo kung gaano mo kamahal ang papa mo. Hindi mo kailangan mamatay para patunayan yun. May, hindi ako papayag na mawala ka. Hindi ako papayag. Bumalik ng Maynila si Gwen na puno ng puot ang dibdib. Dahil sa matinding sakit at lungkot, hindi kinaya ni May ang mag-isa. Nakilala niya ang isang half-Thai, half-Swiss model na si Kyle. This is really good. Yeah. It's my first time to eat Thai food. I'm glad you like it. I took that specially for you. See, I told you siya nagluto niyan para sa'yo. You know what, Mom? She won't believe me. She told me nobody has ever cooked anything for her. Oh, come on, Ben. I'm sure your family does special things for you. Yeah. You are a special girl. And that's why my son loves you very much. That's why we love you too. Whoever makes our son happy makes us happy. Thank you so much. I mean, you're really kind to me. It's like a part of the family, you know? Mm-hmm. Thank you. You are part of the family. You're a special girl, Gwen. You have been raised well, and I'm sure that your family is very proud of you. Babe, di ka ba napapagod? Saan? Sa araw-araw nating ginagawa. I mean, nakakapagod na. Lagi-lagi na lang tayong umiinom. Party. Nag-good time. I'm so tired of this, you know? Hey, baby. Who gets tired of a good time? Me! Pagod na ako. I mean, di ka ba maghanap ng talagang trabaho man lang? Hey, I work. I'm model, remember? Oo nga, babe. Pero paminsan-minsan lang yun. I mean, yung totoong trabaho. Teka lang, nagmamodel ka rin. Kaya alam mo na ang model is trabaho. I know that. Pero modeling is not forever. Di ba? I mean, lagi na lang tayo nag-good time. Wala ka bang pangarap sa buhay? Ayaw mo bang magkapamilya? Wala ka bang gustong marating? Hey, stop being such a mother. I already have a mom.
Babe. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya sa tanga. Sorry na, Bubu. Ganito na lang, baby. Bakit hindi tayo lumabas mamaya? Para makapag-anuhin tayo. Sorry na, baby. Baby, ikaw pala yan. Andito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. You wanna join? Na, sayang yung uso ko. Nakipaghiwalay si Mai kay Kyle dahil sa pagkalulong nito sa marihuana. Ginugol niya lahat ng kanyang oras sa trabaho upang pansamantalang makalimot sa mga masasalimuot niyang karanasan sa pag-ibig. Hey girl! Tapos na ang pagluluksa mo. Huh? Nahanap ko na yung lalaking matagal mo nang hinahanap. Bernard, ilang beses na ako nasaktan. Pagod na ang puso ko. Okay? Ayoko na. Ayoko na. Alam ko. Pero kilala kita, Gwen. Hirap kang mag-isa. Brian! Bakit hindi mo sinabi sa akin nandiyan yan? Gwen, I want you to meet Brian. Brian, this is my Gwen. Hey, Gwen. Hey, Brian. What's up? Hello. So I heard you just broke up with your boyfriend. What do you say we, you know, hang out? Maybe watch a movie or something? Get to know each other? Brian. Oh, come on. Say yes, please. Please? Come on, say yes. Right? Yeah, say yes. Brian, I'm really, really sorry. But I'm really, really busy right now. I hope you understand. Yeah. I do. You know, it's all good. Maybe some other time, you know. Thank you, Emily. It's okay. It's all right. She's out. She is. Parang awa mo na. Magsalita ka. Huwag kang matakot. Yun ba sasabihin ko? Tapos na yun? Oo. Okay. Hello? Oma! Si Papa? Parang hindi artista yan. Hindi marunong umiyak. Oo nga. Parang walang puso yan eh. Ikaw walang kwenta!
kahit hindi niyo ako minahal, mahal na mahal ko kayo pa. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa inyo. Ngayon wala na kayo. Walang luhang papatak mula sa mata ko. Ayoko magluksa. Dahil sineselebrate ko ang buhay niya pa. Papa, go ID. Bagaman pinagkaitan si Mai ng pagmamahal ng kanyang ama, labis niyang ikinalungkot ang pagpanaw nito. Si Brian ang pumawi ng kanyang lungkot. Inalagaan siya nito kaya naman mabilis na nahulog ang loob ni Mai sa binata. Alam mo, Mai, gusto ko si Brian. Mabait siya, magalang, simple. Alam mo, sa tingin ko, mukhang mapapaligaya ka niya. Para bang mahal na mahal ka niya eh. Ma, mahal na mahal ko rin naman siya eh. Sobra. Masaya-masaya ako sa kanya. Saka isa pa, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos at binigay siya sa akin yan. At tagpuan ko ang lalaking katulad niya. Eh, ano pang hinihintay mo? Ma, hindi niya ako ipagpapalit. Mai, anak, magpakasal ka na kasi. Total, nahanap mo na naman ang lalaking para sa'yo. Ano pa hinihintay mo? Hindi ka naman maintindihan kung bakit kailangan mo pang magtrabaho. Maayos naman tong buhay natin. Bakit kailangan magpakasubsob ka din sa trabaho mong yan? Mai, I think you should settle down. Ma, hindi pa ako ready magpakasal. Saka bata pa ako. Saka ma, nag-enjoy pa ako sa career ko ngayon. Eh kasi naman, halos wala ka ng oras sa iba pang mga bagay. Baka mamaya niya magtampo sa'yo niyan si Brian. Huwag kang mag-alala ma, naiintindihan ako ni Brian, napaka-supportive niya sa akin. Saka, naiintindihan niya ang career ko. Maintindihan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Sigurado ka ba dyan? Oo naman ma, huwag kang mag-alala. Di mawawala si Brian sa akin. Kasabay nito, unti-unting gumanda ang career ni Mai. Nagkaroon siya ng pelikula at lalong sumikat nang maging miyembro siya ng Viva Hot Babes. Merry Christmas! Hi. Thank you for coming, ah. Okay lang kayo dyan? Julie! Meron pa dyan, ha? Help Julie, yourself! Tignan mo ang pinagkagawa ng anak mo. Ha? Pagsabihan mo yan, nakakahiya! Pinag-uusapan ng pamilya natin na ibang tao! Ayan na pala yung magaling mong anak, oh. Merry Christmas! Mommy! Merry Christmas! Ma! Merry Christmas! Ito ba ang pamamasko mo sa akin? Ha? Ano ibig sabihin nito? Ma, picture lang yan. Saka, trabaho lang yan. Trabaho lang? Nakita mo namang halos nakalitaw ng buong kaluluwa mo. Trabaho lang ba yan? Anak, ano na lang sasabihin sa atin ng mga ibang tao? Ma, nag-iisip ka ba? Ma, palibasa kasi laging ibang tao ang iniisip mo. Wala akong pakialam sa ibang tao. Problema na nila yon. Basta ako, wala ako naaapakan o nasasaktan. Ginagawa ko lang kung ano yung trabaho ko. Nasasaktan ako, Mai. Hindi mo ba ako naintindihan? Kapag nakikita kita nakahubad, kumikirot ang puso ko. Sa bawat pintas na naririnig ko tungkol sa'yo, nasasaktan ako. Pero wala akong magawa. Wala akong magawa! Ikaw may magawa! Nung bata ako, lagi ako tinatrato ni Papa na parang hayop. Lagi akong binubugbog.
Lagi ako sinasaktan. Lagi akong pinagsasabihan ng tanga. Lagi akong pinagsasabihan ng bobo. Kayo! Nanay ko kayo! Dapat may magawa kayo. Pero wala kayong magawa. Hindi naman lang siya tigilan. Bakit palibas ang bata pa ako? Ha? Ma! Itong mga litratong ito, hindi ako binubugbog o sinasaktan para gawin ito. Kagustuhan ko to. Masarap ang feeling eh, dahil sinasabi maganda ako. Palibasa na sanay ko yung sinasabihan ako pangit-pangit ko. That's enough! Diba? Lagi na lang sa usap niyo. Pangit-pangit ko! Ang pangit-pangit ko! Wala akong kwenta! Wala akong kwenta! Stop crying. You know I hate it when I see you crying. Come on, baby. Your mom's just concerned about you. She doesn't want to get you hurt, you know? She doesn't want to see you get exploited or something like that. Gwen, you're beautiful. You're very beautiful. One is blind not to see that, you know? And I'm here now for you. Okay? I'll give you all the love that you need. All right? Just stop crying. Okay? Okay. I love you. Okay? Come here. Labagman sa kagustuhan ng ina, pilit pa rin ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang showbiz career. Sa napili niyang karera, unti-unti siyang nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Isang bagay na kailanman ay hindi niya natikman dahil sa mga lalaking dumaan sa kanyang buhay na kumutsa sa kanyang pagkatao. Mula sa kanyang sariling ama hanggang sa mga lalaking kanyang nakarelasyon. Ah, ganun? Ah, okay, good. Oh, sige. Hey, babe. Sige, bye. Here's the quotation from the supplier that we talked to last time. Read it, alright? So we can both decide. It's very important. Hey, did you hear what I said? Yeah. What? What did I say? Will you stop that? What did I say? What? Forget it. Ryan! Oh, saan ka pumunta? I'm leaving you, Gwen. Why? Gwen, you love your career more than me. I can't live with that. I gotta move on. Okay, fine. Go. I'm sorry. Isang napakalaking pagkakamali para kay Mai. Nahayaan ang paglisa na isang taong nagmahal sa kanya ng tapat dahil nabulag siya sa kinang ng kanyang kasikatan. Hindi naglaon, napagtanto ni Mai na kay Brian lamang niya nadama ang tunay na kalinga at pagmamahal ng isang lalaki. It's open. Come in. Hey, Gwen.
Hi. What are you doing here? I want to give this to you. Thank you. You're so sweet. But, what's this for? Babe. I'm really, really sorry. For everything. I'm just so stressed and so tired. I hope you can forgive me. Please come home. I love you so much. I love you so much. All right, okay, okay. Stop crying. Stop crying. You shouldn't feel sad, you know? I have forgiven you a long time ago. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para itama ang pagkakamali ko. Chris, I love you so much. Gwen, I loved you. You know that, right? And I proved that to you. But you hurt me. I have moved on, Gwen. What do you mean? I have a girlfriend already, Gwen. Expect this. Look at me, Gwen. Look, you're a sweet girl, and you're very beautiful. But you're looking for love in wrong places, Gwen. And how many times I have to tell you? I hate it when I see you crying. Come here. Hindi mapatawad ni Mai ang sarili nang piliin niya ang kanyang career kaysa kay Brian. Ngunit di nagtagal, muling nanumbalik sa isipan niya na may isang taong hindi nagsawang nagbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Di ba sabi mo, paglaki mo, gusto mo maging mati? Opo. Para pag namatay ako, sa heaven ako mapupunta. Alam mo, lagi mo itong babasahin. Para lalo kang maging mas malapit kay Jesus. Anak, mahal na mahal ka ni Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Thank you.
Sorry. Sorry, sanay ako sa nanasin niyo. Sorry kung nagrebelde ako. Mapatawarin mo sana. Mamahal na mahal ko kayo, ma. Anak, alam ko, marami din ako naging pagkukulang sa'yo. Patawarin mo rin sana ako. Tulad mo, nagmahal din ako ng sobra at nabulag. Pero ang mahalaga, Mai, natuto tayong tumayo at bumangon. Mapagod na ako sa kakahanap. Sumasama na ako sa sakit na nararamdaman ko. Ayoko na. Huwag kang mawala ng pag-asa, Mai. Ito ang lagi mong tandaan. Bago ka mahalin ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Mai, ito ang tandaan mo. Palagi lang ako nandito para sa iyo. Hinding-hindi magbabago 'yon. Mahal na mahal kita, anak. Magpakailanman. Gwen, napakabata mo pa at sino mag-aakala na napakarami mo palang pinagdaanan, ano? Kumusta ka na ngayon? Okay lang. Okay lang, pero nararamdaman mo pa ba yung efekto nung pinagdaanan mo mga problema ngayon? Hanggang ngayon, hindi ko po makakalimutan yung nangyari sa akin. Every night, binabangungot po ako because of that. How? Masasama pong bangungot, like yung makikita ko na lang yung mga kamag-anak kung paano sila katayin or something like that. Very often? Yes, every night po. Kaya lagi po akong umiinom ng ano, pampatulog. Have you ever thought of getting professional help? Naisip ko po yun, pero one time po kasi pinagperahan ako ng psychiatrist. Pero ikaw, no, mula sa, you know, the deepest part of your heart, sa palagay mo, gusto mong matutunan ang paraan para makalimutan yan? Kahit sino naman. Of course you would, hindi ba? Yes. Mamaya, isusulat ko sa'yo kung sino ang dapat mong puntahan. But right now, anong gusto mong patunguhan? Gusto ko lang po magkaroon ng self-confidence sa sarili ko. Since hindi ko naman po na-experience yun sa dad ko na minahal ako, gusto ko pa sana na makahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Parang mahirap maintindihan, no, na ang isang katulad mo, miyembro ka ng Viva Hotbake. So, yung nagpa-perform ka, di ba? Tapos yes, sinasabi mo, wala kang self-confidence. Nung nag-uumpisa po ako, kung napapansin po ng tao, hindi po ako nagsasalita masyado. Kasi nahihiya po ako. Pero ngayon, unti-unti ba? Unti-unti napapawi pong na? Nababawi. Gwen, anong matutunan ng ating mga televiewers sa buhay mo, sa tingin mo? Unang-una po sa lahat, gusto ko pong mag-sorry sa mami ko at sa mga kapatid ko. Sana po maintindihan niyo po ako kung bakit ko po nilabas to, itong story pong to. Alam ko po ayaw niyo po. Pero kaya ko po nilabas to dahil gusto ko po, ayoko na pong mangyari sa ibang tao, lalo na po sa mga kabataan. Kung merong mang gumagawa ng mga magulang na ganito, eh sana po isipin po nilang mabuti. Kadugo po nila yan. Mahalin po nila yan. Dahil pagbalik-balik ta rin po nila yan, anak pa rin po nila yan. Eh doon sa mga anak? Maging matatag po sila. Ako po kasi,
kinimkim ko eh. Kailangan po sa kanila ilabas nila kung ano yung nararamdaman nila. Bakit kaya ang mga boyfriends mo parati kang napupunta dun sa mga manluloko? Marami na pong taong bolero ngayon. Mm-hmm. At marami na pong taong sinungaling ngayon. Mm-hmm. Mainam naman at hindi ka naman hindi ka naging man-hater, no? You're still seeking for love. Yes. Gusto mo rin bang magkaroon ng pamilya? Gusto ko po magkaroon ng pamilya na sana po makahanap po ako ng taong magmamahal po sa akin ng lubos-lubusan. Yan lang. Alam mo, Gwen, yan din ang nais ng programang Magpakailanman para sa'yo. At bukod dyan, kami umaasa na sa lalong madaling panahon, eh ma-overcome rin yung mga problema na dinaanan mo. Huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoon kasi yun lang ang paraan para maturuan ka kung paano ang tamang pamamaraan para makalimutan mo yung mga problema mo. This is for you, Gwen. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming po salamat sa inyo, Ate Mel. At maraming salamat po sa GMA at of course sa Magpakailanman. Maraming salamat po. Sa tulong ng kanyang ina, mga kapatid, at ng pananampalataya niya sa Diyos, batid ni Gwen na sa tamang panahon, maghihilom din ang lahat ng sugat na tinamo niya sa kanyang ama at sa mga lalaking minsang dumaan sa kanyang buhay. Sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan, natutunan ni Gwen na mahalin muna ang kanyang sarili bago niya tuluyang makamtan ang pagmamahal ng iba. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y